Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, dalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pag-ukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadaling bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos, bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo, at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawain yun at inuutosang magsalita para sa kanya, sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaak. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod.
at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadaling bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahutulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahutulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahutulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinibigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Matuwid ang kahutulan ng Panginoon ng tanan. Iyong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, pusa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Matuwid ang katulan ng Panginoon ng tanan. Tumayo na po lang. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinila sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang iskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay
may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa ngalan po ng kasama kong pari sa altar, si Father Felipe Pedraha mula po sa Sacred Heart Parish sa Cainta, Diocese ng Antipolo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang bawat araw ay araw ng surprises. Naniniwala ba kayo? Ang bawat araw ay palaging mayroong sorpresa galing sa Diyos. Bakit po? Dahil ang ebanghelyo natin ay isang sorpresa para sa isang taong paralitiko. Ano po ang pinagmulan ng ebanghelyo? Si Jesus ay galing sa kaniyang bayang Capernaum na kanya ring nilakihan pagkatapos ng Nazareth. Pagpunta niya doon, walang naniniwala sa kaniya. Kaya siya ay umalis, sumakay ng bangka, pumunta sa kabilang pangpang. At pagpunta niya doon, mayroon ng naghihintay na isang paralitikong naniniwala na kaniyang pagagalingin. Kaya ang bawat araw para sa taong nangangailangan sa Diyos ay palaging sorpresa ng biyaya at pagpapala. Mayroon siyang hinihintay. Narinig niya ang pangalang Jesus na naririto. Kaya siya kasama ng kaniyang mga kaibigan ay naghintay sa isang sorpresang hindi nila ito kinakailangang gawin sa iba. Ito ang inaasahan nila na sa paglapit ni Jesus mayroong mangyayari. Pero mayroon pong movement, mayroong galaw ang ating ebanghelyo. Una ay pagpapatawad ng kasalanan. Ikalawa ang paggaling. Nangangahulugan na noong panahong iyon, ang sakit ay kaakibat ng kasalanan. Kaya nagkakasakit ang tao dahil sa kasalanang kaniyang nagagawa. Kaya unang ginawa ni Jesus ay kapatawaran sa kasalanan ng taong ito. Kaya nga galit na galit ang mga eskriba at pariseo dahil sa awtoridad ni Jesus na magpatawad ng kasalanan. Kaya sa pagpapatawad, doon pumapasok ang healing, doon pumapasok ang paggaling ng tao sa kaniyang sakit. Lumalabas na ang pagbibiyaya ng Diyos na kagalingan ay matatanggap lang ng tao kung siya ay nagpapatawad o siya ay humihingi ng tawad sa kaniyang mga kasalanan. Dahil ang sakit ang nagpapabigat ng kaniyang katawan, kailangang gumaling ang kaniyang kaluluwa. Kaya nga po tayo ay tinuturuan ng simbahan, binibigyan ng simbahan ng pagkakataong laging malinis ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal. Lilinisin natin muna ang kaluluwa upang susunod nito ay ang ating katawan. Ang bigat na nararamdaman natin sa ating katawan
ay dala ng kapabayaan at dala ng kasalanang ating nagagawa. Kung nahihirapan na ang katawan, huwag nating pahirapan ang ating kaluluwa. Lilinisin natin, paggagalingin ng Diyos, anumang bigat ng kaluluwang iyan upang ang ating katawan ang makadama ng kaginhawahan. Dahil ang pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan ay sorpresa sa mga taong bukas at humihingi nito. Kaya tayong lahat na humihingi sa Diyos ay hindi lang hihingi ng bagay na nakagiginhawa sa ating katawan, bagkos lalo nating hingin sa Kaniya ang nakagiginhawa sa ating kaluluwa. Kaya kung tayo ay handa, kung tayo ay bukas sa pagbibiyaya ng Diyos, iyan ay mangyayari dahil lumalapit tayo at naghihintay kay Kristo na siya nating hantungan at kaduluhan ng buhay. Kung papaanong ang paralitikong ito ay naniwala at tumingin kay Jesus, tayo ring lahat ay binibigyan ng pagkakataon upang matanggap natin ang sorpresa ng Diyos sa araw na ito. Tumingin tayo sa paglakad at paglapit ng ating poong Jesus Nazareno upang makita natin ang paggaling ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Totoo po na ang Diyos ay Diyos ng mga sorpresa. Sa bagay, oras at pagkakataon, hindi natin mahihintay ang Diyos na ito. Hayaan natin pong sorpresahin tayo ng Diyos, pero sa Kaniyang pagsosorpresa, ihanda natin ang ating sarili, katawan at kaluluwa sa biyayang hindi magmamaliw ang biyaya ng Kaniyang pag-ibig, ng awa at pagpapatawad. Kaya po tayo, mga Kristiyanong sumusunod sa Kaniya, ay palaging handa anumang sorpresang gagawin niya sa araw na ito. Dahil ang sorpresa po ay biyaya ng Diyos. Maikwento ko lang po, katulad ngayong araw, si Father Felipe Pedraja ay sorpresa sa akin. Dito lang po kami muling nagkita pagkatapos ng mahabang panahon na ako ay sakristan sa aming parokya. Siguro nagtataka si Father Felipe Pedraja, pari na pala ako. Dahil sa tagal ng panahong hindi namin pagkikita, it's a blessing and a grace na sa ganitong pagkakataon, sa banal na altar ng Diyos, palaging may magandang sorpresa ang Diyos. Sinong naghihintay ng sorpresa ng Diyos ngayong umaga? Claim it. Mangyayari kung tayo'y naghihintay sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang buong pananalig na mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan, naway palagiang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo
sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa, sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang bunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po lahat. Padalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, kaming iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Un sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Ibutin man ang mundong ito, sikapin makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig lang. Ma. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, mundi kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko din po si Father Felipe Pedraja na samahan ako sa pagbabasbas sa inyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.